Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo'y magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadyuwang. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Tuwing naghahanda ako ng aking humilia, bahagi ng aking pagninilay-nilay na tawagin ang Espiritu Santo upang turuan ako at ipaalala sa akin ang mga itinuro ni Jesus at ng kanyang iglesia sa katauhan ng Papa at mga Santo. Naalala ko ang nangyari sa aking kaibigan na niloko ng dalawang taong nagpakilala na mga seminarista at sila ay magpapari. Sinuportahan sila ng ginang hanggang sa malapit na raw silang matapos. Kalaunan, natuklasang mga manluloko pala sila. Hindi sila tunay na mga seminarista. Sila ang mga lobo na sinasabi ni Jesus. Mahusay humingi, magpanggap at magandang magdamit. Hindi pa nga pari ay nagsuot na ng Roman collar. Ang tunay na propeta ay hindi nanluloko ng mga tao. Ibinibigay niya ay respeto, katarungan at katotohanan. Diyos ang ugat ng kanyang mga ginagawa at hindi mga masasamang espiritu. Ang tunay na propeta ay tagahubog ng buhay at hindi naninira ng ugnayan ng mga pamilya. Pagsasagawa. Magbahagi ng tulong sa kapwa, maghasik ng mabuting gawa.